gusto lang po akong i-clarify doon sa mga interviews at mga sagot ng nanay ko po sa mga interviews niya po. Unang-una po yung 70K na incentives po na sinasabi niya from World Championships 2021 po. Carlos Yulo nagsalita na. Ito ang kanyang reaction sa kanyang nanay. Okay, bago natin panoorin ito, syempre ito muna ang aking reaction. Hindi naman ako perfecto pero ito yung masasabi ko. Okay? Ito po, mga kapatid, ang masasabi ko, pag pera ang pinag-uusapan. Okay? Dapat maging transparent po tayo kahit sino man yan, nanay mo yan, kapatid mo yan, anak mo, kaibigan mo, kung kahit sino man yan. Dapat maging transparent tayo. Ipakita natin yung statement of account. Saan ba napupunta yung pera? Saan ba? Na-i-project mo ba? Or kanino mo ba binigay? Or nagastos mo ba? Ayun, para magiging transparent po tayo, guys. Kasi dapat kasi ang pera ay pahalagahan natin. Dahil pinagpaguran yan, pinagpawisan, sakripisyo, andyan lahat. Huwag natin kasing gastusin kung basta-basta. Yun na nga, transparent. Transparent. Pagdating sa pera, naku po, dyan tayo mag-away-away pagdating sa pera. Kasi ang pera ay makapangyarihan yan. Pag may pera ka, makapangyarihan. Kapag wala ka ng pera, nga na tayong lahat. Sana all. Pero nabubuhay naman ako kahit wala akong pera. O, diba? So anyway, so ito na po yung masasabi ko, guys. Kailangan nating respeto po sa bawat isa. Pero naniniwala ako, magkakaayos din kayo. Ito yung panalangin ko, magkakaayos kayo po. No? So, pagdating naman sa kanyang GF po, mga kapatid, kung ayaw kanya ng nanay niya, naku po, ipaglaban mo pa rin yung pagmamahal mo kasi hindi naman makasama yung nanay niya sa gabi. Kayo din ang magsasama, di ba? Kayo ang magsasama, kayo yung mag-happenings, di ba? Hindi mo siya makakasama, hayaan mo lang siya, di ba? Since meron ka namang sariling income, bumukod kayo, o di ba? May pera naman kayo, o lalo na yung nanalo si Carlos Yulo, so congratulations, may income ka. Bumukod kayo, ipaglaban nyo yung pag-ibig nyo sa bawat isa, huwag nyong pansinin kung anong sinasabi ng nanay niya kasi naiintindihan din natin yung side niya, naiintindihan din ko yung side mo, Miss Chloe. So, ganun, ganun ba yung nangyari? So, ayun, bumukod kayo kasi hindi mo naman siya makakasama, di ba? Kayo magsasama kay Carlos Yulo, so nakikita ko naman, pinaglalaban nyo yung pag-ibig nyo, di ba? So, ganun lang. So, ayan, hope magkakaayos kayo, no? Dapat ayusin talaga, hindi magkakaayos, ayusin kasi isang pamilya lang kayo, di ba? Naniniwala ako, blood is thicker than water, di ba? Tama ba? Ayusin nyo yan! Tampuhan lang yan! Yun ang panalangin ko lang. So, let's watch this, ang dami kong sinabi, no? Nagalong shoutout po sa inyong lahat. Ganyan talaga ang buhay. Ang gusto lang po akong i-clarify doon sa mga interviews at mga sagot ng nanay ko po sa mga interviews niya po. Unang-una po yung 70K na incentives po na sinasabi niya from World Championships 2021 po. Unang-una po 2022 po yun. At hindi lang po 70K yung na-receive ko po doon. Alam ko 6 digits po yun dahil dalawa po yung nakuha kong medalya. After nun, mga bandang December, umuwi ako sa Pilipinas. Nakikita kami ng mama ko. At hindi niya sa akin sinasabi na na-receive niya na pala yung incentives ko from World Championships. Hindi ko pa po malalaman na na-receive niya na po yung incentives ko kung hindi ko pa po hinanap. Never ko na po na-receive yung incentives ko po na yun. Never ko na rin naman po na hiningi yun sa kanila. Binigay ko na at wala na po yun sa akin. Ang sa akin lang naman, gusto ko malaman kung saan napunta yung incentives ko po na yan. Yung principal po kasi dito, wala po sa liit o laki ng amount po na incentives po na ginalaw niya, kundi po sa pagtago at paggalaw niya nang wala ko pong consent, yung pinapoint ko po sa kanya. At yung about sa red flag daw po si Chloe na sinabi ng mama ko, hinusgahan niya po agad si Chloe sa pananamit. At sa pag-act po niya, magkaiba po ng kinalakihan. Unang-una, lumaki si Chloe sa Australia. At ayun yung nakagisnay niyang culture. At ibang-iba po talaga sa Pilipinas kung paano tayo gumalaw, magsalita o manamit po. At yung about po sa yung mauubos po yung anak ko, nasabi po ng mama ko. Unang-una po si Chloe po may sarili po siyang income.
Lahat po ng nakikita niyong gamit o yung pag-travel niya kung saan-saan po, galing po yun sa pinagpaguran niya po. At bakit naman po ako mauubos? Kaya nga po nang sinabi ko, si Chloe po may sarili po siyang income and lahat po ng bank account ko po nasa mama ko po. At may mga instances po talaga na si Chloe po yung sumasalo sa akin that time po. Bukod sa incentives po, nasa kanya din kasi yung bank account ko sa monthly allowances sa pag-gymnastics ko. And nung nakuha ko na yung bank account ko po na yun, doon ko po nalaman na inuubos niya po yung laman nun. And nasa akin po yung mga bank statement ng withdrawal po na ginagawa niya po. Sabi niya po nagsimula daw yung hindi namin pagkakaintindihan dahil kay Chloe daw po. Opo, totoo po yun. Dahil ever since unang-una pa lang, ayaw niya na kay Chloe kahit hindi niya pa po nakikita o nakikilala in person. And mas nagkalabuan po kami nung naglagay po ako ng boundaries sa relationship ko. Kasi pinaglaban ko po si Chloe dahil gusto ko po siya. Yung about sa training camp na kinikwento niya na si Chloe dapat wala na daw doon, sabi ng former coach ko pagdating ng dalawang magti-training camp doon. Usually, kapag magti-training camp kami, palaging naka-hotel. And miscommunicated yun na doon pala sila sa akin na mag-i-stay. Hindi rin totoo na pagpunta nila doon, nung dalawang bata, dapat wala na si Chloe kasi sabay-sabay silang pumunta doon. Actually, nagulat pa yung former coach ko kasi nandun si Chloe. Minelcome naman namin sila talaga. Nag-prepare kami para sa kanila. So, hindi ko alam kung bakit ganun yung mga sinasabi niya. At yung sinasabi niya po na yung dalawang bata po dahil si Chloe andun, yung nakabalandra daw yung puwet po. Bilang nakakatandang kapatid po, bilang boyfriend ni Chloe po, at bilang ate at kuya po, kami po like aalagaan po namin sila. Hindi namin po gagawin yung mga iniisip niya na ganon ang dumi niya mag-isip at hindi appropriate yon para sa akin at disrespectful yon actually sa akin and kay Chloe po. And sinasabi niya na so dapat wala daw pong outsider or guest po doon sa apartment ko po. Hindi din po yung totoo kasi wala naman pong naka-indicate or nakalagay sa contract na bawal yung guest or outsider sa loob po ng apartment po. And actually, invited po siya, si Chloe ng former coach ko from Japan nung SEA Games pa lang po sa Vietnam. So, sinabihan kami na invite mo na lang si Chloe sa Japan and dun kayo mag-hangout. Sabi niya pa na feeling niya daw nilalayo ako ni Chloe sa kanila. Unang-una po yun, months before nun, kasi uuwi ako parang 3 days yun, sinabihan ko na sila na mag-i-spend time ako kay Chloe. Nagpunta kami sa Baguio, sinama ko si Chloe, nag-spend time kami. Nakikipag-alubilo naman po kami, hindi naman ako nilalayo ni Chloe. Actually, pumunta pa kami sa Pangasinan, po kami doon, parang meet and greet. Yeah. Tapos after nun, nagpunta tayo ng Baguio. And then, ikaw pa nga nag-aya na yung sa bike. Yeah, because we didn't know what to do after nung kumain. Because we were like, oh, what do we do? I was like, oh, let's go sa Burnham Park. Yeah. So that we can take the little kids to go biking. Yeah. So I'll just attach a screenshot of me saying sorry at that time if they felt left out when we were all hanging out sa Baguio. So you guys can just pause and read. Actually, nagkita po yung mama ko and yung family ni Chloe twice po. And then, yun, nag-usap po sila. And the last resort, my family made a group chat. Yeah. Nakasama everybody involved. Because my family wanted to address kung ano yung issues ni mama towards me. Yeah, kasi marami na siyang pinapost. Yeah, marami siyang pinapost. And even though my family knew na madami na siyang pinapost, my family still welcomed them, treated them with respect, and with no judgment na pinaringgan nila yung side ng mom mo, what she had to say about me and our relationship. And then, after the group chat, she left. Yeah. Your mom left. And wala siyang narinig anything from my family. May recent interview po kayo na kinakongratulate niyo po ako.
Kung genuine po talaga kayo, ma, maraming salamat po. Ina-acknowledge ko po yung pag-congratulate nyo sa akin. Pero may, nagpa-flashback pa rin po talaga yung masasakit yung sinabi sa akin at yung mga hindi nyo pag-wish well sa akin. Like, tumatatak po yan sa akin talaga. Ang message ko po sa inyo, ma, na mag-heal kayo, mag-move on. At napatawad ko na kayo a long time ago po. Pinagpipray ko na maging safe kayo palagi at nasa maayos kayong kalagayan dyan lahat. Tigilan na po natin to at i-celebrate na lang po natin yung mga ginawa po ng paghihirap, pagsasakripisyo ng bawat atleta ng Pilipina dito sa Olympics.